Hello mga kaibigan, magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po, gagawa po ako na yung bibingka. Yung maitlog. Ito po mga ingredients ko. Rice flour, eggs, coconut milk, sugar, butter, salt, baking powder, at saka ito. Itlog na maalat at saka cheese, at saka ito. Lagayan natin. Ayan lang. Mix ko na po itong ano natin, itlog. Lagay ko na po itong butter natin. Ayan. 1/4 butter. Ay, ilagay ko na po itong ano natin ha, coconut milk natin na 2 cups. Ayan po, pagsamahin ko na po itong ano natin ha, rice flour, 2 cups, 3/4 cup sugar. Tsaka yung salt natin, ayan. Tsaka itong baking powder natin, kailangan kabubukas po ha, kabubukas yung baking natin. Lagay natin lahat yung isang ano, bali 1 tablespoon na niha. Ayan. Ayan lahat, 1 tablespoon na niha po ha, lahat. Sama na po natin dito itong dry natin. Ayan, pakunti-kunti lang. Ayan, ganyan lang. Mix-mix tayo. Halo-halo. Masarap po ito talaga sa pampasko. Ito po yung bibingka sa Pasko. Yung may itlog. Pero yung ginawa ko kasi bibingka na galapong lamba. Masarap din po yun. Talagang gata lang. Pero ito gusto ko. May itlog, may cheese. Bibingka ng Pasko. Ayan, ito na po siya. Natapos na po tayong maghalo. Ay, ito lang siya. Makikita ba? Ayan siya. Ganyan siya. Ayan. Bali, i-risk ko po ito na 5 minutes lang ha. 5 minutes. Ito na po, maglagay na po tayo ha. Ganito lang siya. Bali, 1 cup ang isang ano natin, molde natin. 1 cup, pwede na ito. Ayan o, ganyan. Ayan, ganyan lang siya. Ayan, maglagay na po tayo ng mga ano. Ayan, maglagay na po ko ng mga cheese. Salted eggs natin. Ayan. Tapos itong isa, Aiden cheese. Ayan, dalawang klaseng cheese. Ayan. Dalawang itlog. Tapos, wala lang kasi akong Aiden cheese eh. Kaya nilagyan ko siya ng ano. Ito Aiden cheese ito, pero konti lang. Nilagyan ko siya ng ayan na siya. Ito na po, i-oven ko na po ito siya ng 35 minutes. Ayan, oven ng 35 minutes, 160. Up and down lang po tayo. Ayan lang oven ko. Ayan, luto na po yung ano natin. Ayan, lutong-luto na. O ayan, malambot na malambot na. Tanggalin ko na po, ah, bali 35 minutes na siya. Ito na po, nilagyan ko po lang siya ng margarine. Ito siya, oh. Ganyan lang natin. Pahiran lang natin. Dapat tapos cheese sana. Wala na po akong cheese eh. Ayan lang. Tapos, lagyan ko po siya na asukal na lang. Ito na lang asukal. Ayan lang. Ganyan lang po siya. Optional lang po ito ha. Kung gusto niyo cheese, cheese or nyo. Ganyan. Ayan siya. Ngayon po, magtikim na po ako ha. Magtikim na po ako sa bibingka. Ayan, bibingka. Tikman na po natin yung bibingka natin. Classic bibingka na may itlog para sa Pasko. Ayan. Kaya tingnan nyo. Ito siya oh. Ayan ang bibingka natin. Bes? Ayan oh. Ang lambot. Bibingka, bibingka. Mm. Ayan siya talaga. Ang sarap niya. Grabe oh. Mm.
Ang sarap na may itlog. Uh-huh. Yung itlog na mahalat, ang sarap. Tsaka yung cheese. Promise po, tama lang yung tamis niya. Kahit na dinagdagan ko siya ng sukal sa ibabaw. Wow, ang sarap nito sa coke or sa kape or sa tea. Kaya maraming salamat po mga kaibigan sa panonood niyo po sa recipe ko ngayon na classic bibingka po para sa Christmas natin. Kaya maraming salamat po. God bless po sa ating lahat at enjoy cooking lang po tayo mga kaibigan. Bye!